So welcome guys sa Bantayan ni Channel. Bali, mag-review ako ng isang trading platform o exchange which is yung Bybit. Isa sa mga ginagamit ko na trading platform and exchange siyempre. Pag matagal ka na sa nag-trade sa crypto or nag-invest, so as much as possible para sa akin, maganda yung naka-alo, naka-kalat din yung mga funds mo. Hindi na siya concentrated sa isang exchange kasi normal na nagkakaroon talaga ng mga glitch or naglalag. Kaya importante na meron tayong mga options, okay? Which is Bybit yung isa sa mga options ko. Bago pa lang ako rito, okay, tinatry ko pa lang siya and nakita ko okay naman yung exchange, okay? From earning, derivatives trading, tsaka yung P2P isa sa pinagusto ko, okay? So, start tayo rito. Yung P2P muna ipapakita ko. Okay, so ito yung window ng P2P niya. So, madali siyang makita. So, kung gusto niyo makita yung mode of payment, syempre Gcash, type niyo lang dyan, then buy and sell. Okay. So, napakadali niyan. Isa to sa mga advantage na nakikita ko kasi sa ibang platform, medyo mahirap mag-cash out. Pero since yun nga, pwede nga mag-cash out through Gcash, Paymaya, Union Bank. So, hindi na ano, hassle-free na yung pagka-cash out sa kanya. Saka pagka-cash in. Syempre, napaka-importante sa atin yan. Kaya tayo nag-trade and invest para ano, para magkaroon ng profit, syempre. And by the way guys, may promo kayo si Bybit. Pag nag-deposit kayo ng $50, they will make it, they will give you the same amount, $50 din, right away yun. Once na mag-deposit kayo. So, inan yun, i-take advantage nyo yun kasi additional capital nyo rin sa pag-trade. Okay? So, punta muna tayo sa, ano, sa ways to earn kasi isa sa mga tinitingnan ko sa mga platform is yung ways of passive investing. Okay? So, syempre, mahirap mag-trade. Okay, sa mga bago pa lang, huwag kayo masyadong masisilo sa mga high leverage kasi napaka deadly niyan, double edged short kasi yan. So it can magnify your profit ganun din so as your losses. So kung medyo hindi ka sanay sa risk management, okay, so medyo mahirap 'yun para sa iyo. Okay? So yan, ito yung Bybit, yung pwede kayong ano, may flexible savings which is lucrative naman yung mga ano nila, yung mga APY nila. So ngayon meron yung isa yung magbibigay ng 999 na estimated APY. Siyempre APY can vary yan. Pag tumatagal, medyo nababawasan. Okay? Yung GMT yung pinaka ano ngayon, yung pinaka isa sa pinaka hot coin ngayon, okay, yung step in. So ito yun, 99% sila yung APY nila, limited time lang din yan. So meron din sila mga 666, so yung mga 2%, depende yan sa inyo kung saan kayo mas komportable. Pero as much as possible, dapat nag-allocate kayo ng panyo rito. When you're trading or investing in cryptocurrency, make sure na well-organized yung portfolio nyo. So, ano bang ibig sabihin nun? Meron kayo dapat account for trading, for passive investing, and for long-term hold. Siyempre, for long-term hold, di ba yan? For passive investing, kung ano ito, yung mga staking, dual investment. So, ito, bali magkakaroon ako ng part by part video. Ipapaliwanag ko isa-isa to kung paano ito gumagana. Yung iba kasi hindi pa familiar sa dual investment. So, ito yung in a way para tong ano, para tong option type of trading. Okay, so will determine on a particular date kung anong price yung makukuha niya in a particular date, kung mas mababa or mas mataas din, according to that, you will get your APY or your rewards. Okay? So, yan, may DeFi mining din sila. Ako hindi pa ako nag-ano sa DeFi mining kasi hindi ko to masyadong kabisado. Well, pag-aaralan ko rin to. Mas more ako sa ano, flexible saving, dual investment, medyo hindi rin masyado. Pero, yan, titignan natin lahat ng options natin, lalo ngayon yung crypto market is napaka-volatile and as on today, baba si Bitcoin, nasa ano siya, more or less 38,400. Okay? Itong lunch pool, i-check nyo to kasi hindi pa masyadong, yung lunch pool kasi, sa mga hindi nakakalam, ito yung parang mga maglo-launch na tokens, okay, ICO or kung ano man tawag nila doon, dito mo nila yun, ano, dito mo yun makikita sa lunch pool. So may mga instructions naman dyan, yun nga, dadaan ako. So guys, ito yung derivatives area. So basically, dito tayo nag-trade yung margin or futures, kung ang tawag yun dyan. So ito yung derivatives. So you can trade this here with leverage. Okay. Meron din silang copy trading upcoming.
So hindi pa siya naka-launch pero mag-launch pa rin siya. I will discuss that also pag na-launch. Okay. So ito sa derivatives trading, napakadali naman nito. So if you want to change the leverage, makikita niyo rito. Click niyo lang 'yan, then pwede niyo pagdating yung leverage kung gaano kadami pero kung gaano kataas. Okay. Again, advice lang, huwag kayo mag-high leverage pag hindi pa kayo sanay mag-trade ng with leverage. Napaka-deadly niyan, guys. Okay. Although it can magnify your win again, so as your losses. So ingat-ingat sa paggamit ng leverage. Ako sa group namin, ina-advise ko talaga lagi na 3 to 5x and 10x in some instances until maging sanay kayo gumamit ng leverage. So same way, meron silang isolated and cross. Okay. Napakadali lang. So kung sa dashboard, pwede kayong sa desktop site, madali mag-ano na rito, mag-enter ng mga, they have the 3 kinds of order, meron limit, may conditional, merong market. So ako kasi personally, pag trade ako, naka-market ako right away. Hindi ako nagli-limit order kasi gusto ko i-close din or makuha talaga sa optimal price. So yan, makita nyo rito, since may position ako, ito, 3x lang to guys, itong BTC. So ang cut is around 36, then yung ano ko yung pinaka TP ko. Okay. Optimistic TP yan, so 48,000 ko. Syempre depende pa rin sa inyo kung paano din titingnan yung market. Sa akin kasi medyo ano ako mas ano ko positive talaga ako kaya ano kay BTC. Although syempre not in short term lang, medium term to long term din. So ganun ko siya tinitingnan si BTC. Okay, meron silang NFT. Okay, pwede nyo bisitahin yan. Click ko lang yan. NFT nila. So, at the same time, pwede rin kayong gumamit ng bumili ng credit card at bumili ng crypto using credit card. So, bukod sa P2P, which yung sinabi ko kanina, pwede rin credit card, pero pwede rin crypto deposit. Siyempre, so sa mga sanay na, alam na nila ito kung paano mag-deposit using crypto. So, from one exchange to other exchange using yung exchange wallet nyo. So napakadali lang yan. And also sa pag register, napakadali lang. Yung normal process lang, so your email yan, meron silang ding video tutorial sa paglilipat ng mga coin. Okay. So napakadali lang yan, guys. Okay. Ito yung isa, yung NFT marketplace. So ako hindi ko pa to ano hindi ko pa to in-explore. So pwede niyo rin tingnan, meron din silang Telegram group kung saan kayo pwede mag-join. Okay, so yeah, may mga collection sila dito. So isa yung NFT sa future talaga. Hindi lang yung crypto. So yun nga lang syempre guys, ano rin quick ano lang caveat lang dito kasi syempre marami talaga sa NFT na nagiging rug pull or hindi talaga siya nag-work agad. So, kailangan do your own research. Talagang deep research ang gagawin nyo rito bago kayo kumuha ng NFT na gusto nyong i-trade or i-hold. Depende yan sa inyo. Ako personally, wala pa ako na binibili na NFT up until now. So, talagang ko pag-trade ng cryptocurrency. So, hindi pa ako nag-hold ng mga crypto art. So, yung mga NFT ko lang, yung mga gaming NFT lang. Like Axie, tsaka yung mga lumabas na Illuvium. So, ayun. Normally, nag-participate lang ako sa coin nila, pero hindi ko sila nilalaro. Okay, sa Axie, syempre, nalaro natin yun. Lahat talaga, naglaro niya tingin ko. Okay, yung iba nag-pice pa. So, yun lang so far sa Bybit. Okay? So, kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang sa description box. Mag-message lang kayo dyan. And again, mag-join kayo sa group namin. Makakasipin ng trading signal. And mag-register kayo. Okay, thank you guys and God bless.